Hey guys, welcome to another vlog! In this video, I am going to show you our life here in New Zealand kasi isa na naman pong follower natin ang nag-request na i-video ko daw ang mga ganap ng buhay namin dito sa New Zealand, such as kung saan kami nakatira, yung bahay namin. So ngayon, I'm going to show you our simple life here in New Zealand at umpisahan natin ang vlog na ito by showing you guys where we live. Ito pala ang message ng ating follower. Oo, nag-enjoy ko gatanaw sa video nga view sa mga lugar nga imong naabdan. Napakanindot kaayo murag wa ta problema sa atong kinabuhi. Naapod kay video sa inyong balay nga gipuy-an patanawa pod mipit. Maayo na lang tan-awon murapod tag nakaanha sa damgura. At yes po, eto na po ang view ng bahay namin when it's night time. Sobrang hilig kasi po ng husband ko ng mga lights, music, and sound kasi certified DJ daw po siya, Charisse. At dahil gusto ko siyang supportahan sa mga hilig niya, heto, nag-set up po kami ng parang mala-disco na ambience sa aming bahay. At dahil kaming dalawa lang, of course, we need to have our own outlet para naman maiwasan namin ang homesickness at depression. Kaya, every time we are bored, we will just set up everything at ayun, si husband yung magdi-DJ, wala ko naman yung sumasayaw, di ba? Sobrang ganda nito, guys, especially sa personal at saka whenever nagpa-play ng mga music yung husband ko with all the lights. Bongga talaga. Later, guys, I will also show you ang view ng outside ng tinitirhan namin when it is daytime. At dahil request po ito, at may time din ako ngayon na mag-edit ng video, eto na po ang vlog na na-request ninyo. Noon ko pa sana na-upload ito, kaso wala po akong time. Follow-up comment po, asa naman ang video sa inyong balay na gipuy-an, wa man ni mo gi-upload, maayo na lang na makakita ko kay mag-enjoy kog tan-aw sa lugar nga inyong gipuy-an karon. Aww! Thank you so much for watching my videos. Po. So, heto na ang pinakahihintay ng lahat. Char. At dahil nga, nung Manisan Island, minsan din, nag-i-invite po kami ng friends na papuntahin dito sa bahay kasi minsan, nagsaslumber party, minsan din, may nakikipag-collab for vlogging. Hindi po ako content creator na sobrang sikat, guys. It's just that vlogging is my hobby. I discovered na sobrang gusto kong mag-vlog noong nag-pandemic. Tinuloy-tuloy ko na at hindi ko naman aakalain na may magpa-follow din naman pala kahit sa mga gustong manood pa ng mga mini vlogs ko about New Zealand, meron na po akong maraming short video sa aking TikTok. 6,000 followers na po tayo sa TikTok. Thank you so much guys for your continued support. Kahit isa, dalawa, or kahit tatlo lang yung manunood ng video ko, it means a lot to me. It is such a perfect timing din guys kasi meron po akong friend na registered nurse dito sa New Zealand na nakipag-collab po sa akin. Siya po pala si Yayang Veloso. Sobrang famous niya po sa Kalapa kasi na-missing po siya lately eh. Kidding aside, ito po pala ang behind the scenes ng aming video collab. Pa-check po ng full video sa YouTube channel niya. And experience, right? My husband, and if my husband is not here, then there's no point in coming in New Zealand. Right. So it's Texas, as long as it pays my bills, as long as there's money. So it's one of the things that I realized when I come in New Zealand. Ay, Charisse. Medyo lumalayo na po ako, guys. Kaya heto na, as what I promised, ipapakita ko sa inyo ang view ng aming tinitirhan outside and if it's daytime. So, ayan pala, guys. Sobrang refreshing niya. Lahat na makikita mo, puro green. When I was still young, I always dream na yung maging future house ko or yung future na titirhan ko. Eh, merong napakalaking lawn, merong garden, we are, or let's say, I'm living in the middle of nowhere na I am away from chaos, ganon. At na-realize ko, no, ang bata-bata ko pa noon, nung nag-isip ako ng ganon. Tapos, ngayon, I'm already 32 years old. Ngayon ko pa na-realize na, hala, parang tinutupad ni Lord yung mga dream ko lang noon. Yung personality ko, very outgoing. Pero, of course, gusto kong future ay manirahan ako away from any sorts of chaos. At eto na yung binigay ni Lord sa akin. Eto pala, guys, yung view outside. Pwede tayong mag-picnic dyan sa labas. Meron ding trampoline. Ito yung ating accepting area. Kaya minsan, kapag nagmo-movie kami, dito na lang kami sa accepting area or sa sala natutulog. Ang pinaka-favorite na part ko, guys, ay ang outside talaga. Sobrang refreshing niya. Sa sobrang laki ng space, guys, pwede na kaming maglaro ng tagutaguan ng
husband ko. This is a total of 3 bedrooms na po. May sarili po siyang loo or toilet at meron na din pong shower room. Meron din kaming own cabinets for our shoes. Sobrang dami din ng compartments and drawers. Meron ding pantry kung saan doon namin ilalagay lahat ng stocks ng food namin. Madami pang ang space sa baba, oh. Dalawa lang kasi kami. Kaya hindi rin ganun kadami ang stocks namin. At dahil sobrang hilig ko rin kumanta, makikita nyo naman sa profile ko, bumili na rin kami ng JBL Party Box para unlimited video kick kapag kami nabuboard at nasistress. Sobrang ganda pala ng quality ng speaker ng JBL, guys. Kaya no regrets na na-purchase namin ito. Ngayon, punta na naman tayo sa outside view ng tinitirhan namin, guys. So, if ever gusto namin na mag-commune with nature, eto po yung mga nakikita natin sa labas. Sobrang ganda, diba? Pwede rin kayong mag-trampoline kung gusto ninyo. And my favorite part, na magka-chance kami ng husband ko na mag-usap or mag-bonding. Kasi guys, kailangan talaga yon ng mag-asawa. Dapat may oras kayo sa isa't isa. Sobrang hirap nga ng adjustment, guys, kasi not all the time nagbabanding talaga kami kasi busy din kami sa trabaho. Of course, we need to make money para mabayaran namin yung mga bills namin dito. Sa sobrang busy dito, guys, minsan hindi pa kami magkasabay na kumain at matulog kasi different din yung schedule namin. Every time natulog siya, nagtatrabaho ako. At every time natulog ako, siya naman yung nagtatrabaho. Kaya whenever we have time or we have chance na mag-bonding talaga at, you know, mag-date, ginagawa talaga namin yun. We make the most of it. So going back, ito na po yung view ng outside sa bahay namin. Na ipakita ko na ito sa inyo sa previous na snippets ng vlog na ito. So ipakita ko lang sa inyo ulit para naman mag-idea kayo na ganito pala yung buhay namin dito. Nung una kong dating dito sa New Zealand, sobra talaga akong nalungkot. Kasi feeling ko mag-isa lang ako at separated na ako sa lahat ng bagay na kinatutuwa ko noon. Pero as time goes by, unti-unti naman akong nakaka-adjust at sa awa ng Diyos ay parang masasabi ko na medyo settled na ako. It's somehow funny kasi ang bahay namin, may 3-bedroom siya. Tapos, ang laki ng space. Ang ending, kami lang dalawa ng asawa ko. And some people are asking kung kailan ba kami mag-aanak, kailan kami magkakaanak. Alam niyo naman na kaming dalawa, focus sa trabaho. Ako, focus na focus sa trabaho. Pati nga dito sa bahay, nilagyan ko ng workspace, oh. Anyways, of course, mag-aanak kami right time. So, speaking of right time, hindi natin alam na sa part ng vlog na ito, may medyo pa-surprise tayo ng konti. Teka, nag-house tour lang tayo, ah. Bakit parang we are very far from the topic. So, ito siya, guys. So, dito kami nakatira. Simple life. Malaki lang yung bahay, pero hindi malaki yung bulsa namin kasi yung aming kinikita ay enough lang talaga para sa Diyos. Pero of course, doble yung pasasalamat namin sa Panginoon kasi sobrang blessed naming dalawa mag-asawa. Hindi man kami blessed sa mga material things, pero nai-enjoy naman namin ang lahat ng pinagpaguran namin. Ang importante talaga, guys, is align yung goals ninyong dalawang mag-asawa. Kaya kami, work lang ng work habang kaya pa namin. Tapos after working, savings kanon para magkaroon kami ng time din na mag-travel. Ayaw din naman namin na work lang kami ng work tapos pera lang yung priority tapos hindi na pala namin nai-enjoy yung buhay namin. Ayaw na rin. So, malayo-layo na talaga tayo, guys, sa nasabing house tour at pagpapakita sa life namin dito. So, eto pala, guys, yung itsura ng loob ng bahay namin apart sa accepting area, sa kitchen, sa outside part. So, eto yung rooms. May 3 rooms siya, separate yung loo, yung toilet, at saka yung shower. Right. So, I hope po na nasagot ko at napakita ko ang request ng ating follower. At ngayon naman, guys, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga usual namin na ginagawa dito as a couple in New Zealand. Hindi rin naman pwede na trabaho lang tayo ng trabaho, diba, guys? So, dapat lamon din tayo ng lamon. Deserve natin. So, every week, guys, kapag kami nag-grocery, ay sabay na rin namin na sinasatisfy ang aming craving. Minsan din naman, kapag out of budget, eh, nagdadala na lang kami ng rice tapos pumibili kami ng ulam. Hindi doon kasi all the time, guys, na pwede tayong mag-restaurant at bumili ng mga mamahaling pagkain. Ayun naman na mahal din ang mga bilihin dito, especially yung mga food sa resto. Grabe din ang inflation, guys, kaya minsan kumakain kami ng masasarap, minsan din naman, eh, baon-baon na muna. And of course, aside naman sa food, kailangan din nating gumala, mag-travel to escape the hustle and bustle
of life. Isa din ito sa usual naming ginagawa mag-asawa. Kapag nagkataon na may long breaks or let's say long day off ang aking asawa, automatically, nagbo-book din ako ng leave. Napansin ko kasi guys, na if ever gusto niyong mag-travel, ang mga destinations dito or let's say yung mga tourist spots dito, may iba, malalayo. So mag-travel ka talaga. Literal, no road trips and long drives. Pero gustong-gusto ko yun kasi sobrang ganda ng mga daanan dito sa New Zealand, guys. Tsaka literal na land of the long white cloud talaga. We are here at Mount Pinatubo. Taro nga ako yung sabuk. Where is it going? Hindi lang kasi basta travel at road trips, guys. Nagkukulitan din kami. At syempre, we need to smile. Laughter is the best medicine. Apart from traveling, guys, isa sa mga routine namin dito sa New Zealand as couple is ang pag-grocery. At speaking of grocery, dito kami sa Pack and Save laging bumibili. Mas mura kasi ang mga bilihin dito, guys. Ang dami pang options at ang dami pang mga magagandang mga bilihin na foods, ganon. Minsan nagsisale din ng chocolates. At every week din kami nag-grocery. Minsan nag-hoard na kami ng mga food kasi may mga times hindi magkasundo yung day off namin ng asawa ko. Thankfully, super flexible ng work ko ngayon, kaya anytime ako nakakabook ng leave. Magastos kami ng nasa $120 to $200 per week. Depende yan po sa pangangailangan namin at depende rin may po unexpected kami na nabili na hindi naman included sa grocery lists namin. Tsaka yung petrol po ng sasakyan namin, included din po yon sa weekly namin na expenses. Kasi nga, di ba weekly po kami nag-grocery, kaya may weekly talaga na paggagas na nagagawa. Yung tubig at kuryente naman namin dito, guys, if summer, hindi siya masyadong malaki, nasa $100 to $200 siya. Pero kapag naman winter, malaki-laki yung binabayaran namin kasi may heater eh. So if summer, nasa mga $100 to $200 lang siya. Pero naman, if winter, aabot talaga siya ng $300. Minsan, pinaka-max na yung $400. Mabuti na lang, dalawa talaga kaming nagtatrabaho. At since wala pa po kaming anak, nababudget po namin na maayos yung pera namin. Yung savings namin ay separate po sa daily expenses namin. Dino-joint account namin yung mga pera namin. At sa gawaing bahay naman po, meron kaming kanya-kanyang tasking. And since naka-work from home po ako ngayon, nagagawa ko po ang aking responsibilidad bilang asawa. Before po, sa start ng aking trabaho, naglilinis po ako yung paghugas ng plato, nagtutupi ng mga bedsheets, at ako na rin yung nagba-vacuum. At saka yung asawa ko naman, yung assignment naman niya, siya yung tagaluto at tagalinis ng sasakyan namin. Magaan lang din naman yung mga gawaing bahay dito, guys, kasi always press the button yung lahat ng mga lalabhan mo, kasi may washing machine, meron siyang dryer, tsaka may vacuum na din. So hindi din siya ganun ka bigat na ma-manage ko pa talagang isabay siya sa aking work. Sobrang manageable lang niya, guys, at nakaka-adjust na rin kami sa mga routine namin at dito. Dahil long term ang aming goal dito sa New Zealand, kaya ina-adjust na namin yung aming mga sarili sa culture at pamumuhay nila dito. Actually, hindi naman talaga mahirap mag-adjust sa kultura ng mga Kiwis, guys, kasi sobrang babait ng mga tao dito. Sa umpisa lang yan mahirap, pero in the long run, you'll get the hang of it. Sa mga magtatanong kung practical ba na mag-migrate sa New Zealand for good, depende po yan sa situation. Kung may magandang trabaho na kayo sa Pilipinas or meron ako yung business, so I think mas better na stay na lang talaga kayo sa Pilipinas. Kasi kahit aabot naman din ng 100k to 200k or kaya 300k yung sahod mo, eh mataas naman din yung cost of living. Pero depende pa rin po yan sa mostly inyo. Mostly sa mga kababayan natin, gusto talagang magpunta at manirahan dito sa New Zealand kasi sobrang ganda naman talaga ng lugar. Madadala mo pa ang buong family mo at sobrang dami pa ng mga benefits once naging residente or kaya citizen ka na dito. So I think dito ko na lang po tatapusin ang aking vlog. And I hope nasagot na po natin ang inyong mga katanungan. For more similar vlogs, guys, check nyo lang ang TikTok. At if meron pa po kayong mga questions, drop nyo lang po sa aking comment section. Whenever I have time, I'll make another vlog to answer your questions. And that's all for today's video. Don't forget to subscribe. Thank you. Bye!